Once again, this is Eduardo F. Oliveros Jr., a licensed massage therapist from the Department of Health. Welcome to my YouTube channel, Eduardo Oliveros TV. And I would like to invite you to subscribe to my YouTube channel, Eduardo Oliveros TV. At the same time, I'd like to invite you also to share, like the videos that we are uploading every almost twice a week. Today, I will be discussing what is or how to prevent the COVID-19 disease. Paano natin iwasan ang pagka-infection sa novel coronavirus 2019. A while ago, nung nakalipas na video, I discussed about microbiology in relation to coronavirus. And alam nyo na kung ano yung six ways paano ma-infect from ang isang tao, ano yung mga paano siya dadami, at kakalat yung virus. So alam nyo na yun. So ngayon, ang prevention, paano natin iwasan? So, as you know, ang coronavirus, based sa pictures na pinakita namin, para siyang circle or bilog, di ba? And then, kapamilya siya ng mga naunang virus na yung sa severe acute respiratory syndrome or SARS, yung MERS-CoV, yung sa Middle East galing na virus, halos kaparehas lang sila na strain. Ang coronavirus, nag-mutate lang siya or nag-iba siya kunti ng genetic information. So, ito yung tinawag nila na COVID-19 or novel coronavirus disease kasi na ano to na discover 2019, so that is 2019. So paano natin iwasan itong virus na ito? Una, this is number one, virus o COVID-19, ang pinakauna natin gawin is avoid going places na merong infection sa itong COVID-19 na ito. Ibig sabihin, dapat huwag na kayong pumunta doon sa mga areas na posible na may infection ng coronavirus, such as China. Ngayon, pinag-aaralan nila kung i-travel ban ba yung Korea, kasi si Korea ngayon, South Korea in particular, is the next country na may maraming infection ng novel coronavirus. So, the first talaga, iwasan nyo yung lugar na yun if you are mahilig kayo mag-travel. Second, na pamamaraan para maiwasan natin ang novel coronavirus is to avoid going public places. Kung wala kayong importante pupuntahan sa public places, please do not go there. Why? Sa Korea kasi, they have church gathering, big church gathering. Ang problema nun, may isang 61-year-old doon na lola na infected pala ng novel coronavirus. Siya yung nakahawa sa almost 80 person. So, ibig sabihin, mataas ang tsansa na mahawaan ka ng novel coronavirus if you are always in public places. Especially, marami yung tao. But, if hindi talaga maiwasan kasi you have your transaction there, kagaya sa amin, we are every day at the mall, so we use face mask. Kasi face mask could relatively help you prevent the virus. Why relatively? Kasi hindi rin 100% na makaprotection yung face mask. But however, it's better than wala talagang ginagamit. Number three or third one is ugaliin natin na maghugas always ng kamay gamit ang sabon at saka running water. Why running water? Kasi pag stagnant yung water na ginamit mo, pabalik-balik lang yung mikrobyo. Nung sa tubig, sa kamay mo, tubig na naman. But if you use running water, flowing water, pag wash out ng virus or ng infection sa kamay mo, dire-diretso na siya with a sabon. Actually, mayroong maraming sabon na antibacterial sa market. But merong isa talagang sabon based on the study na magaling talagang mag-disinfect sa kamay.
Kung gusto niyo malaman yan, kasi hindi ko pwedeng sabihin ng brand on air sa program ko, kasi number one, hindi naman natin sila sponsor at ano pa. Please comment na lang sa comment box, and then after which doon ko na lang isasabi, kasi isang scientist din no nakausap ko last 2009 pa ang nagsabi sa akin na itong sabon na ito, itong brand na ito is really magaling sa pagtanggal ng germs at bacteria. That is number 3. Number 4, ugaliin natin kumain ng gulay at saka prutas, kasi gulay at saka prutas really helps you and me strengthen the immune system at pinapalusog na ng gulay at prutas yung katawan natin. That is number 4. Number 5, kung maaari, you take vitamin C. At least 500 milligrams a day, kasi nakakatulong din si vitamin C supplementation sa ating immune system. Now, if what are the brands ng vitamin C na i-recommend ko, tanong lang kayo sa aking comment. Comment lang kayo sa comment box kasi sasabihin ko. And then, next video ko, I will show you what does vitamin C do in our body. Next video yon. Okay, next, number 6 is matulog kayo or magpahinga kayo ng at least 8 hours talaga. Kasi ang kulang sa tulog, nagpapa-weekend sa immune system. So madali tayong kapitan ng sakit pag kulang tayo sa tulog. Number next is, if meron na kayong tinamaan kayo ng infection, mas ma-coronavirus man ninyo or hindi, or naramdaman nyo yung sintomas ng ubo, sipon, lagnat, hirap sa paghinga, yun yung mga common symptoms kasi ng ang coronavirus eh. So, maaaring kumonsulta na sa pinakamalapit na hospital para sa agarang gamutan. But however, hindi lahat ng inuubo, sinisipon, nilalagnat, novel coronavirus kagad. Meron kasi ding mga common viruses na ganun din yung situation. Actually, coronavirus, yung situation na yan, yung mga symptoms na yan is just an adverse effect ng infection ng coronavirus. So, kasi ang adverse effect talaga ni coronavirus infection is acute respiratory disease. So, when we say respiratory disease, yun na yung ubo, sipon, lagnat, that is really common. So, maaari na kayong pumunta pag mayroong ganon. And then, sagutin ko na lang din yung why is it that 14 days talaga yung mga observation period? Kasi virus really shows symptoms or naging full-blown sila na nakaka-cause na talaga ng sakit sa tao within 14 days. Kung sa manok pa, hindi pag itlog ng isang manok, sisiyo ka agad. Meron yung incubation period na 21 days kung sa manok. Sa virus din, maging full-blown siya sa isang tao, talagang kaya niyang pinsalain ng isang tao within 14 days. So that's why yung 14-day quarantine or 2 weeks quarantine, ina-observe talaga yan siya. Kasi doon talaga nagmamanifest yung signs and symptoms pag may infection na coronavirus. I hope this video helps you. If may karagdagan kayong katanungan, just comment in your comment box or text me at my cellphone number 0906-017-2846, or you can message me in my Facebook account, Edwards Oliveros at yahoo.com. edwardsoliveros@yahoo.com. So you can comment me in my box, in my comment box, and you can message me at my Facebook account. Again, this is your friend Eduardo F. Oliveros Jr., LMT, saying health is wealth and to become healthy is a better choice. So choose to become healthy so that you have a better chance to become wealthy. Thank you so much and good day.